Araw-araw may natatanggap si Roslyn na text messages na nanghihikayat sa kanyang sumali sa online games. Pero ikinagulat na niya ang isang alert na nakuha mula sa umanong bangko na nagsasabing naka-hold na ang kanyang account doon. Nagulat ako bakit may mga account ako sa iba't ibang bangko. Wala naman akong ina-apply na mga any transaction sa mga bangko . Kaya nakakagulat kung bakit nagkaroon ako ng ganun tapos naka-hold pa. Baka scam din minsan, kaya minsan natatakot din po ako mag-reply sa mga number lang. Ilang bangko na ang nag-abiso sa kanilang account holders na huwag basta-bastang i-click ang mga link na natatanggap sa mga nagpapakilalang bangko. Maaari kasing smishing na ito na isang uri ng fraud kung saan ginagamit ang pangalan ng mga kumpanya tulad ng mga bangko para mahikayat ang isang tao na ibigay ang personal na impormasyon tulad ng mga password at mga account number. Sa datos ng Globe Telecom, dumami ang phishing sites at text scams na kanilang na-block ngayong taon. Babala ng Department of Information and Communications Technology, posibleng lalong tumaas ang bilang ng text scams tulad nito kasunod ng extension ng SIM registration. Unfortunately, with this announcement of a 90-day extension, we expect that text scams will going to increase again because we've now given them a 90-day window to continue their nefarious activities. Para sa DICT, sapat na ang 90 days para mairehistro ang natitirang 20 million SIM cards. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi na dapat pahabain pa ang extension ng SIM registration para masolusyunan na rin ang text scams at smishing. Unang-una, pag sinabi sa inyo, maglaro tayo ng game, mag-deposit ka ng pera sa account na to, kung hindi nyo kilala, huwag kayong papatol, ano? Huwag buksan ang mga text na hindi mo kilala. Kasi pagaling sila ng pagaling . Nanindigan ang DICT na wala na silang ibibigay na kasunod na extension. Dinepensahan naman ng kagawaran ang planong unti-unting pagtanggal sa serbisyo ng mga telco kung hindi agad mag-register. Hindi nila siguro nararamdaman kung ano yung effect or ano yung repercussion kung maputulan sila ng service. So, medyo out of the box approach po ito. Para naman sa ilang telco, walang paglabag sa karapatang pantao ang gradual deactivation. At some point, we have incentivized our customers who have registered with additional 1 gigabyte data. Right? So the incentive is there. Una nang sinabi ng Smart Communications na mahihirap ang gawin ang gradual deactivation dahil sa maiksing panahong paghahanda para rito. Lady Vicencio, ABS-CBN News.